Nang asar nga mga Lakers players matapos ng kanilang big time win sa Game 6 para kay laglagang Grizzlies. Pero bago yan mga idol, ay balit na muna tayo ni Jake Fisher na itong Rockets nga daw ay pinag-usapan ng idea ng pag-trade dito kay Jalen Green. At ang potential targets nga daw nila itong si James Harden pati na rin si Chris Middleton. And well mga idol, I think pare-pares lang tayo ng masasabi sa balitang ito na what? Bakit i-trade itong si Jalen Green? Siya nga mga idol ang pinaka-promising out of the young guys na meron ng Rockets bukod din kay Alperen Sengun. Yes, maintindihan natin na marami silang talented young guys mga idol at hindi nila alam kung sino ang kanilang pagpo-focusan. Tapos may posibilidad pa sila na makuha itong si Victor Wembanyama. Ay I don't think mga idol it's a good idea na i-trade itong si Jalen Green matapos lamang ng kanyang second year. 20 years old pa lamang itong si Jalen mga idol, 20 anyos pa lamang pero nag-average niya sa NBA ng 22 points per game. So I think patunay lang ito mga idol na meron pang next level na mararating itong si Green. Kinakailangan niya lang ng panahon. Maintindihan natin yung ibang mga fans na nagre-reklamo na panaytira na lang daw ang ginagawa ni Jalen Green, backhouse shot chucker. Pero ganun kasi yung playstyle ni Jalen Green mga idol, simula pa ng high school lang ito. Ay talaga namang scorer ang kanyang main option. Hindi naman siya point guard na papasa at papasa. Pero madedevelop niya rin naman yon kung bibigyan siya ng panahon ng team ng Rockets at magiging matyaga nga sila dito sa kanilang very promising na young talent. Kaya I don't think magandang idea itong balita ni Jake Fisher ng Rockets nga daw ay inintindi ang idea ng pagtitrade dito kay Jalen Green. At ngayon nga mga idol, pag-usapan na natin ang pagbawi ng mga Lakers player dito nga sa mga Grizzlies players matapos nga ng kanilang pang-trash talk, pagyayabang all throughout the series. Well, bago pa nga ang series mga idol, itong si Dillon Brooks ay nagyabang na magandang matchup, magandang test nga daw sa team ng Grizzlies yata yon yung kanyang sinabi na kalabanin nila itong team ng Lakers tapos i-knockout nga daw agad sa first round. Yan mga idol ang isa lamang sa pagyayabang ni Dillon Brooks and then si Desmond Bane naman matapos nung game 1 na performance na ito nga ni Rui Hachimura ay sinabi na fluke lang daw yon. Tingnan nga daw natin kung magagawa niya pa next games. And guess what mga idol? Nagawa yun ni Rui Hachimura, naulit niya na naman ang kanyang 20 plus points performance hindi lamang sa game 2 pati na nga rin sa game 3. At huwag na rin natin kalimutan itong si Dillon Brooks at ang kanyang legendary na sinabi na si LeBron James daw ay matanda na at hindi niya nire-respeto hanggat hindi nga daw siya bigyan ng 40 points. So yan mga idol ang ilan sa mga pagyayabang pang-trash talk na ito ngang mga Grizzlies player. At pati nung game to mga idol, alam nyo ba yun yung buong arena na ito ngang team ng Memphis Grizzlies ay inasar ang Lakers na whoop that trick nga daw. Tapos yung announcer nila sa arena mga idol ay talagang minention pa si LeBron James sa kanyang mic, narinig sa buong arena and inasar niya. And guess what mga idol, matapos na i-close out na ng team ng Lakers, etong ang Memphis Grizzlies, etong si D'Angelo Russell, Rui Hachimura ang nanguna nga sa pangasar. Dito nga sa bench mga idol, with just seconds left ay kumakanta ng whoop that trick. Etong si Rui, si Vando, si Thompson, si D'Lo, pati na nga rin si Shaquille Harrison. Etong si D'Angelo Russell naman mga idol ay nagigreedy. Minamak nga ang celebration ng mga players ng team ng Memphis Grizzlies na alam naman natin na sila ang sikat na gumagawa niyan. And then mga idol, in-game, eto nga si Schroeder pati na rin si D'Lo ay inasar, tinuro. Eto nga si Jaren Jackson after siyang salpakan ni Anthony Davis. Hindi lamang yan dahil si D'Lo again matapos niyang makashoot ng 3-pointer ay sinigawan itong si Dillon Brooks sa gitna ng laban. At eto namang si Vando, it's a parade in my city, yeah nga daw, na sinasabi at pinapauso ng Grizzlies nila Ja Morant. So nasa Lakers ang huling halakhak mga idol kahit matapos ng grabing pagyayabang pangasar ng mga Grizzlies players sa series na ito.